Hello mga mami! Eto nga pala yung kaganapan nung Sabado bago kami umuwi dito sa Batangas. Hindi ko na nga dapat isa-share sa inyo ito mga mami, pero nang hinayang ako sa video ko kasi kung hindi ko isa-share, hindi nyo nga malalaman kung bakit nga napatagal na kami sa Cavite. Pagkagising ko nga mga mami ay nagligpit lang ako ng higaan at eto namang mga damit na pinamigay sa amin ng aking tiyahe na etong at inaayos ko. Yung bandang sa likuran ko mga mami ay mga gamit nga ng aking Mudrabels at maaga pa nga niya ay naayos na. Dahil nga siguro sobrang excited na siya kaya nga madaling araw pa lang ay ayos na nga ang mga gamit niya. Eto na nga yung mga kagamitan ko at ari naman ang sa aking Mudrabels. Ari na nga mga mami ang kadahilanan kung bakit nga hindi nga kami agad nakauwi ng aking mudra. May biglaang ang hindi magandang nangyari dito sa aking tiyuhin kapatid ng aking Mudrabels. Dahil nga wala namang magbabantay sa kanya mga mami kaya nga no choice, sabi ko nga ako na nga lamang. Bali walong araw nga palang itinagal namin dito mga mami dahil nga kailangan muna naming maging malakas siya bago namin siya ilabas. Shoutout nga sa iyo Ate Claire at napakadami mo ngang naituro sa akin. Natutuwa nga ako't meron nga ako naging kaibigan na nurse dito at sobrang bait nga niya. Lahat nga halos ng ginagawa niya ay itinuro niya nga sa akin. Ang pagpapakain, pagpapalit ng diaper, pagkuha ng dugo at pagkuha ng BP ay tinuro nga niya sa akin. Worth it naman yung pagod ko at puyat nung nakita ko na nga ang aking tiyuhin na maging maayos na nga yung kanyang kalagayan. Kahit nga kung minsan mga mami ay naiiyak na talaga ako tuwing gabi dahil nga naisip kong ako lang yung nagbabantay sa kanya araw-araw. Nung nakatapos na nga ang lahat ng mga ayun mga mami, eto nga't nakauwi na nga kami sa kanilang bahay. Maraming salamat nga Panginoon at hindi nyo talaga pinabayaan ang aking tiyuhin. Kinabukasan nga mga mami, eto na nga siya at kahit papaano nga ay makakakain na nga siya, awa ng Diyos. Pagkatapos nga niyang kumain mga mami, eto nga't inihanda ko na ang mga iinumin niyang mga gamot. Dahil nga malapit na nga kaming umuwi mga mami sa Batangas, kaya nga't eto, ini-explain ko na nga sa kanya ang pag-inom niya ng mga gamot. Yung pinsan ko nga palang anak ng tiyahin ko ang siyang magpapainom nga ng gamot dito sa aming tiyuhin. Tapos ay kinabukasan nga mga mami ay binisita nga siya ng kanyang mga pinsan. Ang pinsan din ng aking Mudrabels. Nakikita ko nga sa kanyang mga mata mga mami na ang saya nga niya at siya nga ay nadalaw ng kanyang mga pinsan. Maya-maya nga ay may nakipag-video call itong aking mga kapatid at mga pamangkin. Dahil nga daw matagal na nga daw kami din ay namimiss na nga daw nila kami at nangangamusta nga kung kailan nga daw kami magsisiuwi. Sadya namang kapag wala ang lola nila sa tabi nila ay sadya namang hindi nga mapakali ang mga batang ari. Dahil nga ay okay na rin naman ang kalagayan ng aking tiyuhin ay kailangan na nga akong umuwi at nanlagas na nga itong aking mga pilikmata. Yun lang mga mami. Thank you for watching. God bless.